Mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. Yan. Wait lang po. Ngingiti lang po muna ako kasi mamaya nasa serious mode na po ako. Lagi po akong pinapaalalahan na dapat ngumiti. Pero kapag nandun na tayo sa talk, kinakabahan pa talaga ako kaya nasa serious mode po ako. Pero ngayong gabi, ayan. Bago po tayo mag-start. Okay, may mga prayer request po tayo. Siba. Bago po tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Okay, let's pray. Heavenly Father, you are God alone, O God. You are our majestic God, our mighty God. Lord, salamat dahil nag-gather kami muli ngayong gabi upang mag-aral ng inyong salita. Lord, we pray na gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maging mouthpiece niyo, Panginoon, na yung mga lalabas lang po sa mga ay sa bibig ko, O God, ay mga salitang manggagaling sa inyo. And Lord, we also pray right now yung mga kapatid po naming may sakit, may dinaramdam, Panginoon. We also pray for Sister Jesusa sa kanyang operation, Panginoon. Lord, alam namin na you are in control and our trust and confidence is in you, Father God. Lord, we thank you dahil ang operation na to, alam namin, Panginoon, ay makakapagbigay ng glory sa inyong pangalan. Lord, salamat dahil alam namin we are victorious because you are our God. You are our living God, O God. And Lord, we pray also sa lahat ng nakikinig ngayong gabi. We pray, Lord, na you touch the hearts, Panginoon, ng bawat isa sa amin na nakikinig ngayon. Lord, we pray na ihanda mo po yung mga puso namin, yung isipan namin, maging bukas kami, Panginoon, sa inyong mga salita ngayong gabi. And Lord, we lift up every praise and adoration sa inyong pangalan, O God. We thank you, we love you, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Okay, so bago po ulit tayo mag-start, gusto ko lang pong magbigay ng short testimony. I praise God dahil lumabas na po yung, para po sa mga hindi nakakaalam, last Sunday po ay na-disgrasya po ang aking father. And nakaka-down dahil that Sunday, nagpatotoo pa po ako sa women's Bible study po namin na grabe ang ginagawa ni Lord sa family namin. And then biglang alas 8 po ata, 8:30, naka-receive po kami ng balita na na-accidente daw po si father. Tapos ang sabi nila, na-dislocate daw yung dibdib niya, ganyan. So ako talaga, iyakin po kasi ako eh. So hindi ko na napigilan. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Pero I praise God today dahil alam ko, meron talagang ginagawa si Lord sa family namin. And I praise God dahil dun sa x-ray is clear naman po. Wala pong kahit ano. So, thank you, Lord. And thank you sa lahat ng mga nag-pray. Dahil pagkatapos kong malaman yung balita, talagang humingi po ako ng prayer sa ating mga kapatid. Dahil alam ko na yung sama-sama nating pag-pray is pakikinggan ng ating Panginoon, and we know, we declare talaga for healing sa aking father. So I also believe na yung mga kapatid po nating may sakit ngayon na ipinagdarasal natin ay pagagalingin ng ating Panginoon, and according to His plan palagi talaga. Ayan, so let us, yung mga troubles natin should not hinder us from serving the Lord. So kaya po kahit ganun yung nangyari, talagang sabi ni Pastor, ako daw ng 1 week ng devotion. So, yes, Lord. Yan. So, let our troubles hinder us from serving the Lord. Okay. Congrats sa akin. Hindi po ako naiyak. Okay, sige po. Kahagabi, nagtapos po tayo sa prayer ni Hezekiah. Pero, binasa lang po natin ng
pinadaanan lang po natin, no? So ngayong gabi, mas tingnan po natin kung ano po ba yung prayer ni Hezekiah. Ano ba yung naging response ni King Hezekiah pagkatapos niyang ma-receive yung letter ulit from the King of Assyria, kung saan nagbigay na naman sila ng threat against Judah. So in verse 14, nasa 2 Kings chapter 9, verse 14 po ulit tayo, no? So basahin po muna natin. Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord, "Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God." So makikita po natin dun sa verse 14 na the first time na nakatanggap po ng threat si King Hezekiah from the King of Assyria, hindi po ba maalala natin, he tore his clothes and put on a sackcloth and went to the temple. Tapos pinatawag niya po yung mga representatives niya na pinapunta po niya kay Prophet Isaiah. Siya po ang prophet of the Lord that time. And ngayong second letter naman po na threat from King Assyria, nakita natin na King Hezekiah went to the temple and prayed alone. So, inilay it before God niya po yung letter na natanggap niya, yung mga threat na yun. And sana ganun din po tayo, no? Let our requests be known unto God. And talagang we put the matters in the hands of God. Lord, this is it. Ikaw na po yung bahala. So I remember nga yung na-disgrasya si Father. And sabi ko, hindi, basta alam ko, Lord, I trust in you. I take heart na alam ko, may plano ka, may gagawin ka. Mali naman natin, ito na yung turning point talaga, no? Sa buhay ng aking father. And I thank God for that, for his protection kahit na ganun yung nangyari nga. And wala namang komplikasyon or anything. And ayun, balik po tayo. Sa verse 15, sabi ni King Hezekiah, "Lord, the God of Israel." So, nirmind po niya yung sarili niya, no, while praying to God na ang Diyos na kung kanino siya nananalangin ay Diyos ng Israel. Siya yung Diyos na nakipagtipan sa kanila. Siya yung Diyos na nagligtas sa kanila sa kamay ng ang paroon. And sinabi niya, "You alone are God over all the kingdoms of the earth." The Lord is not only the God of Southern Kingdom or Judah, but He is the God over all kingdoms sa buong mundo. Sabi, kingdoms of the earth. So there is nothing that is beyond God's control. And dinugtungan pa nga niya na, "You have made heaven and earth." King Hezekiah acknowledges that God is the creator. God has the power and rights and the capacity over everything. And this kind of prayer, yung prayer po ni Hezekiah, is a total surrender to our God Almighty. And prayer does not necessarily changes our situation. Actually, ang prayer po is it changes us. Tayo po yung binabago ng ating panalangin. It changes the way we see things. Binabago niya yung perspective natin kung paano tayo magre-respond sa mga tests, trials, and troubles natin. And in prayers, it reveals to us that God is in control. Our prayers reveal to us who God is.
Iba po pag nagpipray tayo, Heavenly Father, ina-acknowledge natin na yung Panginoon natin is Heavenly Father who is the creator of everything. So, parang nothing that is beyond in His control. Yung mga nangyayari sa atin is nangyayari dahil pinahihintulutan niya. Hindi man natin maintindihan bakit nangyayari yun. Hindi man maganda sa perspective natin. Pero dapat talaga yung trust and confidence natin nasa ating Panginoon palagi. And in verse 16, sabi niya, "Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see." Para may kantang ganito. Open your eyes. Ay, iba pala yan, sorry. "And listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God." So, Hezekiah knows that God heard and saw everything na nangyari that time. And because God is all-knowing, lahat alam niya. Kasi nga God siya. And simply saying na, "Lord, please intervene." Parang ganun po yung sinasabi ni King Hezekiah. It's just another way of saying na, "Lord, narinig mo, nakita mo po lahat. And since you have heard and saw everything, I'm sure, Lord, that you will act upon it." Alam ko, Lord, na hindi mo hahayaan na basta-basta ganunin na lang yung pangalan mo. Because you are God, you are sovereign. Your name is above every other name, sabi nga. And in verse 17, kung babasahin po natin yun, in verse 17, no? So, in-admit din naman ni King Hezekiah na, "Lord, totoo nga po na lahat ng bansang or nation na binanggit ni King Sennacherib ay na-conquer nila and wala sa mga Diyos-Diyosan nila ang nakapagligtas sa mga bansang ito." Makikita natin na nagbigay ng malaking contrast si King Hezekiah between the gods, Diyos-Diyosan ng mga bansang yon, and between the true living God. And ang sabi niya, ang mga Diyos-Diyosan nila ay hindi totoong Diyos, kundi pawang mga kahoy lamang created by man. Kaya naman, hindi sila iniligtas, hindi sila nakaligtas sa mga Assyrians. In verse 18, sabi niya, "They have thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods, but only wood and stone fashioned by human hands." So, yung mga Diyos-Diyosan na yun ay gawa lamang po ng mga tao. Mga carved images, bronze, silver. At habang ating Panginoon, siya yung true living God who is the creator at hindi lang siya created by man. So, dito nakita natin na si King Hezekiah, very bold and confident siya when he prayed to God that God will save them. Dahil nakataya yung pangalan ng ating Panginoon, it is at stake. Para malaman ng lahat na ng buong mundo na si Lord is the God alone, siya yung natatangi. I think it's in verse 19. Sabi niya, "Now Lord, our God, deliver us from His hand so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord, are God." Meron pa akong gustong kanta na i-share po sa inyo. Hindi ko po alam kung kaya ko siyang kantahin, pero ito po yung lyrics. Ayun naman siya, kakanta na naman siya. Ano ba yan? Di bali po si Lord naman yung kinakantahan po natin eh. So, kapag hindi po maganda sa pandinig nyo, isipin nyo na lang, okay lang si Lord naman yung kinakantahan niya. Ganun. Or isipin nyo na lang, baka si Ray yung audio, ganyan na lang po. So, ang title po ng kantang ito, you can listen to it after also, no? Kasi hindi po natin pwedeng i-play dito, makaka-copyright po tayo. So, yung title po is "You Are God Alone." It says in the song, "You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man.
You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Yung second verse po, it says, you're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name is and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's who you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Amen. Ayan. Thank you po. Napagtsagaan niyo po yung kanta ko. Ayan. So, napakaganda po nung kantang yun dahil dito talagang you are God alone. Na basta pakinggan niyo po siya after. Salamat po sa nag-cheer sa akin, Pastor. Ayan, salamat po. Alalahanin niyo na lang po na si Lord yung kinakantahan ko. Maraming salamat. So ano naman po ang naging response ni Lord? Hindi po sa kanta ko, kundi sa prayer ni King Hezekiah. Okay, in verse 20, makikita, nagpatanggal lang po ako ng kaba. Thank you po. Thank you, Lord. Ayan, in verse 20. Okay. Then Isaiah, son of Amos, sent a message to Hezekiah. This is what the Lord, the God of Israel, says. I have heard your prayer concerning Sennacherib, king of Assyria. This is the word that the Lord has spoken against him. So bago po natin basahin yung mga next verses po, no? In other translation ng Bible, sa NASB, ang sabi po niya is, then Isaiah, the son of Amos, sent word to Hezekiah saying, this is what the Lord, the God of Israel says, because you have prayed to me about Sennacherib, king of Assyria, I have heard you. Na-miss po ba yung point dun? God acknowledges that Hezekiah's prayer was heard by God. Paano po kaya kung hindi nag-pray si King Hezekiah? Because huwag po natin mamiss yung sinabi na, because you have prayed to me, I have heard you. So what if Hezekiah did not pray that time? Ano po kaya ang nangyari sa Judah? Maaring they have been conquered. So makikita natin dito that prayer really matters. Ang prayer naman po hindi po mahirap. Prayer is simply communicating with God. Pag sinabi pong communicating, two-way po palagi yun. Hindi lang po palagi tayo yung nagsasalita. Dapat inaantay din po natin yung respond ng ating Panginoon. And ang prayer po, hindi kailangan mahaba, hindi kailangan malalim yung mga salita. Kung ano lang po yung nasa puso nyo, kung ano lang po yung gusto nyo sabihin sa Panginoon, i-pour out nyo po lahat ng nasa puso nyo, sabihin nyo lahat sa ating Panginoon. Total, di naman po tayo makakapag kubli sa ating Panginoon dahil our God is all-knowing. So, bago pa man po natin ipag-pray yun, actually, alam na niya. He just wants us to really come to Him and pray to Him. Ang ganda ng revelation po dun sa akin na, because you have prayed to me,
I have heard you. Meron po ba tayong mga troubles, desires, plans, mga doubts that we haven't prayed to God yet? May mga bagay po ba tayo na hindi pa po natin na idudulog sa ating Panginoon? What if God is just waiting for us to pray for it? Let's not miss yung sinabi doon na, because you have prayed to me, I have heard you. So later po, magkakaroon po tayo ng time to pray, na ipag-pray po natin yung mga bagay na hindi pa natin na idulog sa Panginoon, mga troubles natin, desires, plano, mga bagay-bagay. Alam naman po yan ng ating Panginoon. Gusto lang din po niya talagang i-pour out natin sa Kanya lahat, so that He can say, because you have prayed to me, I have heard you. So sa mga susunod po na talata, makikita po natin na God defended Judah for his sake. Actually, in verse 22 nga po, sabi niya, who is it you have ridiculed and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted your eyes in pride? Against the Holy One of Israel. Parang sinasabi po dito, do you know whom you are dealing? Parang, alam ba kung sino binabangga mo? Di po nila alam. Ang Panginoong Diyos na buhay ang binabangga pala nila. And in verses 23 to 26, dito po makikita natin na the Lord described the great pride ng mga Assyrians, na parabang sinasabi nila, nanalo sila sa mga conquest nila dahil malalakas sila, talagang di sila matutumba, parang ganun, matitibay sila. Akala nila, by their own power, kaya sila nanalo sa mga labanan nila. And even if the Assyrians didn't know, actually they owed their success to the Lord. Pinahintulutan pa rin ng Panginoon yun. And in verses 29, nagbigay na po si Lord ng assurance sa Judah. God will prosper and preserve the wounded Judah. Nagbigay siya na, sabi niya, this will be the sign for you, Hezekiah. This year, you will eat what grows by itself. In the second year, what springs from that. But in the third year, sow and reap, plant vineyards and eat their fruit. Once more, a remnant of the kingdom of Judah will take root below and bear fruit above. For out of Jerusalem will come a remnant, and out of Mount Zion, a band of warrior survivors. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So, in verse 32, makikita naman po natin na habang nagpo-pronounce ng prosper and preservation sa Judah, nagbigay naman po ang ating Panginoon ng judgment sa King of Assyria. In verse 32 to 33, therefore, this is what the Lord says concerning the king of Assyria. He will not enter this city or shoot an arrow here. He will not come before it with shield or build a siege ramp against it. By the way that he came, he will return. He will not enter this city, declares the Lord. So pag si Lord nang nag-declare talaga, wala na, period, tuldok, walang erase, ganun na po yun. And in verse 34, makikita natin that God defended Judah for his sake. And sabi niya, I will defend this city and save it for my sake and for the sake of David, my servant. God would defend his own glory. Minsan iniisip natin na yung burden nasa sa atin na, hala, we must defend the glory of the Lord. It's on us. But that's not the case. Actually, God is more than able to defend His glory, His own glory.
actually, this is God's battle and not ours. And dito makikita natin, God is really a promise keeper. Bakit po? Dahil matagal na pong patay si King David, 100 years ago na. But still, nakita po natin dito, God still remembers His covenant with David. He still keeps His promise kahit na matagal nang patay si David. Ano po yung covenant na ito? Naalala niyo pa po ba kung ano yung covenant ni David at ng ating Panginoon? Well, ito lang naman po yung covenant kung saan sinabi ni Lord na sa linya ni David manggagaling ang Messiah from the tribe of Judah. And yun po yung and would establish a kingdom that would endure forever. So, si Jesus Christ po yun, no? So, para po talaga ano talaga ni Lord? Promise keeper talaga siya. So, kaya naman sa atin, sana huwag natin kalimutan na kapag ang Diyos ang nangako, hindi po yun napapako kasi siya na nga po yung ipinako, di ba? So, tatandaan po natin pag ang Diyos ang nangako, hindi yun napapako. And in verse 35, nakita po natin dito na in-strike down na ni Lord ang army ng Assyria. It says, "And it came to pass," and in other version, "that night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies." So, yung unstoppable army was stopped. The undefeated was defeated. Ang galing po, no? Pag si Lord talaga ang nagsabi, mangyayari. Nakita naman po natin, isang gabi lang. Di po natin alam kung gaano po katagal or ilang days, months, or years yung lumipas after nung prayer ni King Hezekiah, tas yung answer ni Lord. Kasi sabi, "It came to pass on a certain night," hindi po binanggit, "but surely, kinary out ni Lord yung promise niya, yung pronouncement niya ng judgment sa Assyria." And ano po nangyari kay King Sennacherib? So, si King Sennacherib, dahil natalo po sila, in verse 36, nag-withdraw na po sila. And, excuse me, he returned to Nineveh and stayed there. And in verse 37, one day, while he was worshiping in the temple of his god, Nisroch, his sons, Adramelech and Sharezer, killed him with the sword, and they escaped to the land of Ararat. And Esarhaddon, his son, succeeded him as king. So, sabi po dito, one day. Hindi po ito pagkalipas ng kinabukasan, ganun, or hindi po ng isang linggo. According po sa studies, parang 20 years have passed. So, perhaps nakalimutan na or feeling ni Sennacherib naka-escape siya sa judgment ng ating Panginoon, pero nakita po natin nagkatotoo na fulfill yung judgment ni Lord sa kanya. He met the bitter end of his death by the swords of his own sons. At ayan po, nakita natin kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon. Nakita natin that God is really a promise keeper. When God says it will be done, it will be done. He will cause it to happen, hindi man po mamaya, hindi man po bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa susunod na taon, hindi man po sa mga hindi man po sa ating, kung sa tingin natin bukas, ganun. Hindi man po, kung ano yung ina-expect natin, ayun po yung word, kung hindi man po sa expectation natin, basta pag sinabi ni Lord, it will be done according to His plan and to His will. Kaya naman,
baka naman yung matagal na po natin gustong makamit, mapagtagumpayan, o yung matagal na natin gustong matapos, o yung matagal na natin gustong maisakatuparan, o yung gusto nating masimulan, baka naman God is just waiting for us to pray. To pray for it. Kailan kaya natin maririnig yung sasabihin ni Lord sa atin na, because you have prayed to me, I have heard you. Anak, because you have prayed to me, I have heard you. So, ngayong gabi, gusto ko pong hilingan ang bawat isa na let's take our time to pray to our true living God. Na i-pour out natin yung hearts natin sa Kanya. Kung ano yung tunay na nilalaman nito, na kung meron man tayong mga gusto or plans or desires na hindi pa natin na idudulog sa ating Panginoon. Idulog na po natin ngayong gabi. So, I want everyone to pray with me, and later, as we pray, bibigyan ko po kayo ng time to also pray personally. Kung ano man po yung nasa puso nyo, i-pour out na po natin ngayon sa ating Panginoon. And never mind kung sino katabi mo or kasama mo ngayon na nanonood. Basta, nandun tayo, lagi mong aalalahanin, nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon, and siya lang yung kausap natin. So, lahat ng noise sa paligid natin, huwag nating intindihin. Now, it's between you and God na mag-uusap tonight. So, I want everyone to pray. Let's close our eyes and let's pray to our God. Let's pray. Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, Lord, alam namin right now na nakikinig kayo. Alam namin, Panginoon, na right now nakikita niyo kami. Right now, oh God, alam ko na nakikita niyo yung puso namin, Panginoon. Alam namin, Lord, na pag lumapit kami sa inyo, we are transparent. Lahat nakikita niyo, Lord. Yung motives namin. Lord, I pray na tulungan niyo kami, Panginoon, na lumapit sa inyo upang idulog namin lahat ng mga bumabagabag sa amin. Lahat ng troubles namin, oh God. Lahat ng tests and trials namin sa buhay. And Lord, alam namin na wala kaming maikukubli sa inyo. Lahat nakikita niyo, Panginoon. Kaya right now, tinitake po namin yung opportunity na lumapit sa inyo at makipag-usap ngayong gabi. Lord, you are God alone. You are our all-knowing God. Lord, salamat dahil kapag lumapit kami, Panginoon, yung pagkatao namin, Father God, kung ano man po kami ngayon, nakakalapit kami sa inyo, Panginoon. Yung mga nagawa namin against you, oh God, patawanin niyo po kami. Kung may mga pagkukulang kami, Panginoon, kung may mga times na iba yung priority namin, oh God. Lord, ngayong gabi, we lay them down all to you. Inilalapit po namin lahat ito sa inyo, Panginoon. Right now, oh God, alam ko nakikinig ka sa bawat isa sa amin. Brothers and sisters, you can say whatever you want to pray to God.
ibuhos niyo lahat yung gusto niyong sabihin sa ating Panginoon ngayong gabi. At dumating tayo sa point na sasabihin ni Lord na, because you have prayed to me, I have heard you. Sa family man po yan, sa health, sa finances, sa relationships, sa work. Cast all your cares to our God. Huwag tayong mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Siya ang ating Ama. Let's have a faith like a child. Kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, Lord, maglambing din naman tayo sa Kanya. Lord, diba sabi mo, diba? Sabi mo, Lord, for your name's sake. Alam po, Lord, na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hindi ka nagbabago. Yung plans mo pa rin yung nagpre-prevail. And when you say it, it will happen. You will cause it to happen. So Lord, dalangin namin Panginoon na itatak niyo po sa aming mga puso na hindi kami mag-doubt sa inyong mga salita. Na kapag sinabi niyo, Lord, pag nangako kayo, hindi ito napapako. Because you are a promise keeper. Hindi man po ngayon, bukas, sa isang linggo, hindi man po sa paraan na ina-expect namin, O God, alam namin, Lord, na ang bawat panalangin namin ay sasagutin niyo. Hindi man po palaging oo. Maaaring wait or no. Pero Lord, nagtitiwala kami dahil alam namin yung best plans. Yun ang ibibigay niyo sa amin, Lord. Yung best ang ibibigay niyo sa mga anak niyo, O God. Lord, teach us to trust you, to have faith in you, Panginoon. Lord, salamat dahil meron kaming Panginoong malalapitan. Meron kaming Panginoon na kung magmahal, wagas. Because you are God alone. Ikaw lang ang true living God. Mula noon hanggang ngayon. Lord, salamat dahil binigyan niyo kami ng opportunity na i-pour out yung hearts namin ngayong gabi. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Tunay ngang wala kang katulad. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. We just want to entrust our lives tonight at sa mga susunod na panahon at henerasyon, Panginoon. Gamitin niyo kami, Lord, na maging vessel niyo, maging mouthpiece niyo, Lord, sa lahat ng sphere of influence namin. Lord, salamat dahil ang bawat isa at ang bawat pamilyang nirerepresenta namin, Panginoon, alam namin, Lord, and we declare na bawat pamilya na nakikinig ngayon ay isang eklesiya, ano? Eklesiya mo, Lord. Thank you, O God. We praise you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hindi pa po nagtatapos ang series natin dito sa dito. Bukas meron pa po. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay ni King Hezekiah. And okay, habang inaantay po natin yung mga babatiin po natin, flash lang po namin yung mga announcements. Ayan. So every Sunday,
Inaanyayahan po namin ang bawat kababaihan na umaten sa ating Book of Genesis every Sunday, 3 p.m. via Zoom. So, kung interested po kayo, hindi lang po ito exclusive sa mga taga-CHCC. Everyone is welcome. We encourage you to join us dahil napakasayang matuto na marami ang kasama, maraming aha moments. Ayan. Ano po ba ang mga announcement natin dyan? Okay. Every Sundays at 5 p.m., meron din po tayong men's fellowship. So, sabihin niyo lang po sa amin kung gusto niyo pong mag-join. Okay. I-invite po namin sina Kuya Jeff. Ayan. Para magsama-sama po kayo ni na Rod sa men's fellowship. Okay. And meron din po tayong Bible True Stories. Every Saturdays at 10 a.m. Okay. So, kung may mga kids po kayo, 5 to 12, you may join. And I Love Youth. And every Sunday, every other Sunday, meron po tayong I Love Youth. Para naman po to sa mga youth, mga teenagers. Ayan. So, join po kayo. Dahil marami po kayong kasama dito at enjoy matuto kasama ng fellow youth. And syempre, meron po tayong morning prayer devotion, 6 a.m. So, samahan niyo po kami. Let's start our day right by devotion kay God muna, sabi nga, before service. Before serving God, devotion muna. And of course, 8 o'clock habit from Mondays to Saturdays at 8 p.m. So, wag po sana kayo magsawa na ako po ulit ang kasama nyo hanggang Friday. Ayan. So, next po is my Ladies Bible Study po tayo. Saturdays at 2 p.m. So, ni-encourage po namin ang lahat ng ladies na magaganda dyan. Alam ko, sumama na kayo guys. Ayan. Namimiss na po namin yung iba namin kasama sa pag-aaral. Ano pa ang ating mga announcement dyan? Sundays, may face-to-face na po tayo ng Sundays, okay? So, sa mga taga-Baguio po dyan, pwede po kayong umaten sa ating face-to-face gathering at 9 a.m. Okay, sige, bumati na po tayo. Ah, bago ko makalimutan, sinisingil po ako ng bati ng aming panganay. Hi, Ate Grace, Kuya Waldo, and Yuri. Ayan, ngayon alam ko yung feeling ni Tita Olive pag may nakalimutan siyang batiin na kapatid. Okay. Tita Josefa, hello po. Ingatan po kayo ni na Sister Jesusa dyan. Ate Faith, Kuya Jeff. Tita Evelyn, Tito Obet, hello po. Sister May Ann, Lanusa, Sister Jan Tiglao, Tita O, Sister Glenda Martin, Ate Jenny. Yan, ang very talented na si Ate Jenny. Sister Glad, Ate Sha, Sister Rachel, Pauline, Sister Nerissa Aduca, Ma'am Weng Ferrer, Brother Jun Aduca, Kim, thank you sa, you know, Sister Stella Centeno de Rosario, Kanet, Ace, Jubert, hello, Sister Susette, Kuya Aldwin, Sister Wilma, Kabe, Kabolong, baka may mamiss pa. Ayoko may mamiss. Brother Darwin Centeno. Tito Ben, Tita Judy. Sino pa? Ate Mel. Kuya Rex. Ate Arlene Uson. Tita Des. Tanil. Nanay Lolita. Tatay Adore. Tay, pagaling ka dyan. Thank you so much. Brother Enrique So. Brother Reynaldo Gonzalez, Sister Beng Villasenor. Yan, sana po natanggap niyo na po. I think natanggap niyo na po yung mga Bibles from CHCC. So, ayan, so nakakatuwa. May mga Bibles na tayo. So, sama-sama po tayong matuto. Every day. Sino po po? Wala na po ba akong na-miss? Sana wala na akong na-miss kapag meron po.
Tingilin niyo na lang po ako. Sister Enrica Castillo, hello po. Ayan. Okay. Ano ba? Ate Chen, Kuya Ahmed, Ate Kay, Kuya Paul. Yan. Okay, sige. Wala na po. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. Tayo po ay ma-excite sa susunod na kabanata bukas. Very exciting po ang ating pag-aaralan bukas. Kaya pwede na rin po kayong mag-advance study. See you and God bless.